Ayan. Sa ating best servant, Brother Ray. Ang assistant head servant, Brother Ray. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Hindi naman po fresh from Korea. Noong May 20 ako dumating. Ano na ba ngayon? Mga 1 week, pag 2 weeks na po. Kulang po ang maghapon para i-share po yung mga napagsubok ko, pero gagawin kong short the best way I can para maiano ko kung paano ko kabuti si Lord sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aming pamilya. 1 month po ako nawala eh, nag-absent po ako dito sa gawain. Bago pa lang po ako mga things. Nag-start po ako dito na napakinggan po si Brother Ray. Hindi po ako nag-absent. Talagang nag-commit na po ako kay Lord na mag-serve talaga ako kay Lord. Tinangako ko yan kahit na umulan siya, umaraw, bumagyo, kahit na malayo yung lugar ko. Pupunta ako dahil nag-commit na nga po ako kay Lord. May mga pagsubok ko, mga pagdalo-dalo ko rito, pero light pa ko, wala naman kong tao na walang pagsubok, may po ba? Light lang ko, okay lang, kaya ko pa ho, Lord. Si Brother Ray naman, gusto kong mainis sa kanya, honestly. Tuwing mag-uusap kami, sasabihin niya, ganyan talaga sis. Kasi pag kinakausap ko, siya sabihin niya sa akin, sis, marami pa. Uusigin at uusigin ka ni Lord. Kasi nag-commit ka na kay Lord, sabi niya sa akin. Brad, huwag naman. Nagdadalawang isip ako, pero sige pa rin. Sabi niya, mas maganda, mag-commit ka sa 3 a.m. prayer brigade. Sabi ko, parang mahirap, pero hindi ako nagdalawang isip. Simula nun, 3 a.m. prayer brigade, magigising ako ng alas 3. Walang palyayan kahit nasa Korea po ako. Pinagmamalak kung hindi po ako pumalya sa pagdarasal ng 3 a.m. Eto na po yung mga pagsubok. Dito pa ho, okay lang. Kayang-kaya pa. Kayang-kaya ko pa ho dahil pinapalitan pa rin ng blessing. Nung ano na ho, nung patapos ng Holy Week, sige, serve pa rin Holy Week eh. Ang sarap ng pakiramdam. Kasama ko yung mga pinsan ko. Datyan kami ng ano, sa gawain dito, gawain. April 8 ho yun na may tumawag o matuso yung asawa ko. Kung matos ko. Masakit, pero sabi ko, ay handa ko yung sarili ko, sabi, 2 weeks na lang, kailangan mong pumunta rito, misis, kasi mamamatay na yung asawa mo. Okay, sige. Sabi ko kung yung kalooban nito. Kinausap ko pa si Brother Ernie, si Brother Ray, bago ako pumunta doon na pag-pray ako, mga 3 a.m. Eto po, gusto kong magpasalamat kasi kung hindi po sa mga dasal nyo, alam po naman nakasama ako lagi sa dasal nyo. Maaaring yung iba hindi po ako kakilala. Yung iba kakilala po ako. Kasi alam po, sabi nung pinsang ko, Sister Lisa, na parati raw yung binabanggit yung prayers para sa asawa ko. Kaya papasalamat po ako sa inyo. Walang hanggang pasasalamat dahil sa mga prayers. Marami yung pagsubok doon sa Korea. Pero alam niyo ba, salamat sa Diyos. Kasi pagpunta ko doon, hindi lang naman pala, trial lang binigay niyo sa akin, yung blessing. Bakit? Napakasakit para pinalam sa akin ni Lord ang maraming bagay. Kung ikikwento ko sa inyo, huwag na lang. I'll make it short na marami talagang pinakita sa akin si Lord doon sa Korea. Marami siyang pinaalam bilang may bahay ng asawa ko. Masakit. Masakit na madaya ka ng asawa mo. Kasi kung nakita niyo yung asawa ko, napakabalik na tao yan. Hindi ko uminom, hindi nagsisigarin. Mabait pa kay Brother Ray. Tiglan. Mabait po siya. Napakabait. Pag tinagbait-bait naman ng asawa mo. Pero dinaya ko ako ng asawa ko eh. Kasi kailangan ko siya na kumatos dahil dilingit po sa kaalaman ko, nag-ano na po siya, may mga vision na po siya sa Korea. Umiinom na po siya, siguro gawa nung umunta ko doon, malamig, kailangan mo talaga uminom. Pero di mo ba sabi sa ano, alagaan mo ang katawan na pinahiram ko sa inyo, lagi ko narinig yun. Kaya, siguro hindi niya inalagaan yung sarili niya. Inom siya, ganyan. Tapos,
every text ko, sasabihin niya sa akin na umiinom naman ako ng ano, ng gamot, pero hindi pala siya umiinom ng gamot. Dapat may maintenance mo yun eh. Dahil high blood mo siya, umabot siya ng 240 dahil sa hindi na napangalap. Sakit isipin na all the while akala mo nagsilipod ka dito para sa kanya. Pero ang sakit din, para maisip mo na dinadaya ka ng taong mahal mo. Ang sakit eh. Pero sabi ko, sayang naman na nakikinig ako sa mga salita ng Diyos, TV, radyo, araw-araw yan, day in, day out. Pero dinadaya ko ang sarili ko kasi sabi ko, sayang naman na pakikinig ko kay Brother Ray, kay Brother Ernie na magpakatatag sa pagsubok. Pagsubok lang yan, pagsubok lang yan, wala yan. Dumanang mga araw, nandun kami, sige, sige lang. Text ako ng text na pagdasal, ipagdasal. Pag nakita niyo yung asawa ko, okay lang naman. Natutulog lang. May mga aparatos. Natutulog pero wala nang kapiyahan dahil hindi na siya magigising habang buhay. Habang buhay na siyang tulog eh. Pero sabi naman, ang paborito kong chapter, meron nga akong libro na lagi kong binabasa na yung pag naglagaano, itong notebook ko, lagi kong binabasa nakalagay, Luke chapter 7, na walang imposible sa Diyos. Lagi kong inaano na walang imposible sa Diyos. Kahit pa sinabi ng doktor, habang buhay na siyang matutulog, hindi naman sila Diyos, instrument lang sila ni Lord para sabihin na matutulog siya habang buhay. Ganun pa man, si Lord pa rin ang makakaalam kung kukunin na ba siya ni Lord, kung pagigisingin pa ba siya ni Lord, hindi ko alam eh. Kailangan ko nang bumalik dito para mag-move on kami ng mga anak ko. Kailangan nang, sabi nga nila, bakit daw despite na situation, nakakatawa pa din daw ako, nakakatayo pa din daw ako. Anong gagawin ko? Hindi ko, anong gagawin ko? Mag-uumiyak? Matulog din sa tabi niya dahil tulog siya? Eh, hindi ko naman ko kagustuhan na matulog siya doon. Ang sakit talaga eh. Kung gusto ko nga umano sa inyo dahil ilabas ang tama ng loob ko, bakit nangyari sa akin? Uy, sabi ko kay Lord, may mga pagsubok, okay lang. Sabi ng mga kapatid ko, paano niya kaya ma-undergo yan? Hindi naman yan sanay sa ano, hindi naman yan sanay sa mga problema. May mga problema magagaan. Sabi nga, yung sabi ng brother Ernie sa akin, si Hope, hubad kang itingin na loko dito sa mundo. Pagsubukin kay Hope, kaya lagi kong inaano yun. So, iniisip ko pa din na hindi ako susuko. Tama nga siya, no? Alam nyo, kahit wala dito yung pinsan ko, gusto ko rin magpasalamat sa kanya kasi siya nga yung may sakit. Alam nyo ba? Siya yung may sakit, pero ako yung malakas. Malakas ako, pero humuhugot ako. Siya yung may sakit. Pero sa kanya ako humuhugot ng lakas. Kasi hindi ko alam eh kung paano ko magsisimula muli. Paano yung mga bata. Pero sige, humuhugot ako sa kanya ng lakas. Pag sinabi ko, tumawag ka. Hindi mag-ilang minuto, tatawag yan. Pag sinabi ko, padalang buo ako ng load. Kailangan ko ng load. Pero napag-isip-isip ko, ang sama ko pala kasi siya nga may sakit eh. Pero bakit imbis na akong mag-comfort sa kanya, siya yung nagko-comfort sa akin. Ayan si na brother, sumapits ako, si Brother Ernie. Kasi yung mga text, pasensya na hindi ko lahat kayo masagot eh. Kasi ang hirap po ng, hindi ko na kailangan explain sa inyo kung anong hirap ang dinaanan ko doon. Ang hirap din dahil mahirap ang buhay doon eh. Mahirap talagang aandar ang pera doon. So, darating na talaga yung, eto na. Nagtitext ako kay Brother Ernie, Brother Ray, na gusto ko nang umuwi. Kinakalaban na kami ng kursi. Tinitiis lang namin, no, bakit hindi pa kami umuwi. Eh, wala naman kaming magawa sa asawa ko. Kailangan ng umuwi para yung anak ko namang isa, hirap na nag-iisa dahil lagi kami magkasama yung binata ko. In fact, hindi nga, naka-ano siya, naka-probationary period siya, pero hindi niya na-ano yun, hindi niya nakayanan. Kasi sa sobrang lungkot, nangyari.